Hello, hello everyone! Welcome back to my channel, this Discard Image Vlog. Ano kaya sa tingin nyo? Kare-karing gulay ba to o kare-karing manok? Tara, samahan nyo ako, magluluto na tayo! Andito ang ating mga ingredients. Meron tayong half chicken na bones, pechay, one bunch of pechay. Meron din tayong mga gulay dito, steamed na cauliflower at green beans, na prito ng talong at marrows. Merong bell pepper, onion, at saka garlic. At meron tayong ditong liquid mixture. Ayan, kailangan din natin ng oil at saka ng asin. So, ngayong araw, samahan nyo ako sa pagluluto. Yung mixture natin, guys, yung liquid mixture, mas mainam pag i-mix natin, maaligam-gam pa yung tubig natin, ha? Pero okay lang din naman, matutunaw lang din naman yan. At syempre, for me, ang nagpapasarap sa kare-kare ay ang pritong talong. Pag marami kayong talong, damihan nyo na rin para super yummy. Siyempre, painitin natin ang ating kawali. Ilagay ang mantika at ang ating bawang. Gisa-gisahin natin ng bahagya at pwede na natin ilagay ang ating sibuyas. Kailangan na maging malambot ang ating sibuyas. At kapag malambot na siya, pwede na natin ihalo ang ating halfly cooked na manok. Buto-buto yung ginamit ko, guys, kasi syempre mas importante naman na sa akin yung gulay. Pero kung gusto nyo na more on chicken, pwede nyo rin dagdagan yan, guys, ng mga laman-laman dyan. At di ko muna nilagyan ng asin kasi nung pinakuluan natin ay meron na po yung asin. Meron tayong chicken wings at meron din tayong backbone at saka leg ng manok. Sure, napakalasa ng lasa nito. Enjoy watching! And pwede na natin ilagay ang ating liquid mixture. Medyo marami-rami yan siya, guys, kasi marami din yung gulay ko. And syempre, ipapakuluan natin kasi halfly cook lang yung manok natin. At saka, kailangan na maging dito thick. Medyo makapal ang ating liquid seasoning dyan. Ayan, pinakuluan ko po yun ng 3 to 5 minutes kasi hindi pa fully cooked yung ating manok. And kailangan natin ng medyo malapot na mixture. So, pakuluan pa natin ng konti para maging malapot siya. Depende, guys, kung gaano kalapot ang gusto ninyo. Kung gusto nyo na medyo masabaw-sabaw, pwede rin. Pwede na rin idagdag yan ang ating mga gulay. Ayan, pinakuluan ko po siya ng another 3 minutes para medyo malapot na siya. Ayan, medyo okay na yan sa akin kasi maglalagay pa tayo ng ating gulay. Para maabsorb din ng gulay ang konti nating natitirang sabaw para maging malasa din. Dito na ang mga nagagandahan nating gulay. Siyempre, luto na po ito. Pwede na natin idagdag yan. Meron tayong cauliflower. Depende, guys, kung anong gulay yung gusto nyong idagdag, ha. Kasi meron ako yan dito. So, nilagay ko na lang siya. Pero kung meron kayo, ano lang siya, sitaw at saka talong, okay na din naman yun. Ayan, prefer ko pa rin yung green beans kaysa sa sitaw. Kasi hindi fresh yung sitaw dito.
Maros or kusa or zucchini tawag dyan. Yung iba, zucchini tawag nila dyan. And then, ilagay na natin ang talong. Mas maraming talong guys, mas malasa. Yan ang nagpapalasa talaga sa kare-kare. For me, is yung talong. Eh, yung talong na ginamit ko, yung local dito, yung malalaki, so pabilog yung paghiwa ko. Kung talong na Pinas, yung mahaba siya, pwede na rin na i-cut yung into half, then tsaka prituhin. Ayos na rin yun. Ayan, meron tayong pecha stock. Siyempre, inihiwalay ko siya sa dahon kasi pag hindi ko siya hiniwalay, medyo mahaba siya, guys. Mahirap naman kainin at lunukin yun. Diba? Sino agree dyan? Pa-thumbs up naman. Ayan, nagtago na ata yung manok doon sa ilalim. Natabunan na ng ating mga gulay. And syempre, huwag natin kalimutan ang dahon ng pechay. Huwag kayong mag-alala guys kasi lalambot din naman yan. Parang nakikita nyo na punong-puno na yung kawali natin. Pero huwag kayong mag-alala, liliit din yan. Ayan na. Konting kulo lang yan and it will be ready. So, ayan na nga, lumit na siya, oh. Hindi na nakita yung dahon. So, ready na yan. Pwede na natin ihanda ang ating kanin. Siyempre, andyan pa rin yung chicken bones natin. Gulay na gulay pa lang, ulam na, oh. Ayan, guys, kung mahilig kayo sa gulay, ha. Pasintabi sa mga meat lovers dyan. Kasi, vegetable lovers yung cook ngayon, eh. Pasensya na, ha. Dagdagan nyo na lang ng ano, ng meat or breast chicken dyan. O, diba? Ang ganda. Ang ganda ng kulay. And I garnish it with bell pepper kasi meron ako dito. Maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta. Ayan, maghilahan po tayo pataas at di pa pababa. Mag-inggitan sa mga mabubuting gawa at salita at hindi sa masasama. Ingat po palagi. Salamat guys. Thank you so much. Bye.